Ben, ben, de Sara, ben, de cuchillo de almacén. How, how, de cara, bau, batute. Sipit na mimilipit, kintos, pila. Okay, mga kids. Hello! Tag-drawing tayo ulit today! Ngayon, kids, ang tag-drawing natin I see Frozen Elsa! Uy, ang ingay ng manok na naman sa kapitbahay. Pasensya na kayo. Hindi aking mga manok yan. Kapitbahay. Okay, sana natin ang pag-drawing kay Elsa. Ang kailangan natin, paper lang, masi anong paper. Oops, maingay. Paper, any paper, any pencil, and any eraser. So, akin ang gamit ko, Staedtler pencil na 6B, at saka Staedtler na eraser. Pero any eraser will, maski anong eraser, pwede. Pwede rin Mongol lang, yung number 1, saka any paper. Okay? Start natin si Elsa. So medyo ano ng konti ang portraiture, medyo mahirap ng konti, advanced na to ng konti sa very mga beginner. Next time mag-aano tayo ng mga madadali nang wala lang, gusto ko lang i-drawing kasi na-drawing ko na si Olaf nung nakaraang ano video. Kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo siya si Olaf. So eto si Elsa. So, basically, si Elsa, ang pagdodrawing kasi ng portrait, yung meron siyang gitna, ang mukha, yung sa may nose. Okay? Sa nose, yan. Diyan papatak ang gitna ng nose, tsaka yung eyes. Ito, so parang letter T. Yan. So, diyan papatak yung isang mata ni Elsa, dito yung isang mata. So, no, ang nose dito, normally, ang hairline at saka nose, magkaparehas ng, ano yan, ng haba. Sa eyebrow, yan. Sa eyebrow, at saka sa hairline, yung eyebrow, sa nose, isa ng size yan. Saka yung sa may chin, kaya lang kay Elsa hindi, nakatungo kasi siya, so mas maiksi ng konti. Okay? So, ang shape ng mukha ni Elsa, so dito papatak, is heart shape. Heart shape, yan. Yan. Ganyan ang mukha ni Elsa. De, shape ng heart. Yung hair niya, actually, walang shape yung hair eh. So, medyo i-outline ko na lang. Yan. Tapos, ang neck is parang rectangle. Rectangle. So, ganyan ang shape ng mukha ni Elsa. Okay? So, start na natin. To start, yung sa eyes muna tayo. Parang rectangle din. Rectangle. Wow, ng rectangle na maliit at sa kabila rin parang rectangle. Mamaya ako na lang aayusin siya. Yan. Tapos yung gitna ng ano, ng nose. Yan. Parang L naman, letter L. Okay, ito yung eyebrow, tapos dito yung lips, na smiling lips ni Elsa. Okay, tapos ang kanyang chin, papatak doon. So yan, okay, yan ang shape. Kuha niyo mga kids. So, gawin na natin. Yung meron siyang eyelid.
eyelashes, I mean eyelashes. Okay, tsaka sa baba may eyelashes din. Eyelashes, yun, ganun ang eyes ni Elsa. May konti siyang eyelashes sa baba. Then yung kanyang pinaka eye tsaka yung black ng eye. Ayan. So ayan ang pinaka eye ni Elsa. Tapos yung shape ng noo. Tararararam. Tsaka eyebrow. Yan. Sa kabilang side, ang eyebrow. Yun. Tapos, masyado malayo pala dito lang design na to. Rectangle. Okay, tapos i-shape na natin. Tapos may mga eyelashes. Yung ilalim. Ingay ng manok, hindi amin 'yan. Gandang. Tapos may konting eyelashes. And yung eye mismo ni Elsa. Tsaka yung pinaka-dark ng mata. Oops. Yan. Tapos, eyebrow. Yun. Okay. Tapos, yung L na nose. So, ang nose ni Elsa is ganun lang. Tapos, yung butas ng ilong, gitna ng ilong. Butas uli. Yun. Then, taas natin ng konti. Then, yung upper lip. Upper lip. Sobrang haba nito. Iwasan din natin ng konti. Parang umiti, may konting dot sa taas, ngiti ng konti siya. Yun. Upper lip. Ganun ang kadali. Tapos yung lower lip. Okay. Diin natin ng konti. Tapos, then, yung cheek. Sadong, lakay natin ng konti. Enjoy lang kayo, kids. Yung hair, merong siyang parang heart shape.
Tapos parang Superman. Din yata here ni Superman na ginaya ni Elsa. Tararan. Tapos ganun. May ganun. Yung hair kasi ano eh. Walang shape, so hindi ko kayang explain sa inyo. Basta ito, meron konting ganyan. May konting ganun. Mga curve-curve eh. So, hindi ko ma-explain. Tararara, kakanta na lang ako. Tararara. Hindi ko kasi ma-explain. Tararara. Sorry kids, yan. Sobrang baba pala ng ano, taso ng konti yung ear niya. Nandito pala. Ayun. Tapos yung pinakailalim ng ear, nakita ko may, andito halos pagka ano, ayun o. Andito. Tararararan. Tararararan. Ayun. Ang tenga. Tapos yung hair niya, yung neck muna, yung neck ito papatak sa ilalim, parang rectangle din ang neck, pero shape lang natin ng konti. Hindi naman rectangle na rectangle yan, shape natin ng konti yun. Tapos yung sobrang haba. Tapos shoulder, yun. Yung shoulder, ganun o. Shoulder yan o. So, yung hair niya, ingay ni manok. Parang mga rectangles na maliliit. Yan o. Isang rectangle. Dalawang rectangle. Yan. Parang ganun o. Yan, tatlong rectangle, apat na rectangle, limang rectangles, anim, yun. So, kaya lang, yung syempre hair naman, hindi naman rectangle yan eh. Shape lang natin. Ayun o. Yan. Ganun. Uy, mali. Dito pala papatak siya. Yan. Yan, hair. Yun. Tapos, hindi na natin gagawin yung damit. Kasi hindi umabot sa paper. So, more or less, ayan, si Elsa, malapit na. Nalimutan ko pala to. Ayan. Okay. Yan. Okay? Mamaya, sa ibang video, isi-shade ko siya. Shading muna tayo. Drawing-drawing lang. Pagka gumaling tayo, iko-color na natin siya ng kulay. So, eto na si Elsa. Tararararan. Tararararan. So, guys, kids pala, okay ba? Kung may questions kayo, meron message, ano, yung comment lang kayo kung ano gusto nyo malaman. And next time, shading natin si Elsa. Bye-bye, mga kids. Bye-bye.